The Rec Bay, pero ayan na nga, na-unpost na ang ayan na, na-unpost na. Mayroon tayo ulit mag-shoutout, ha? Mayroon tayo ulit mag-shoutout. Gera na, mga kaibigan, sa ating game number 2. Tudors Esports PH for the Red Side, Nexus Vincer naman para sa, ay, sa Blue Side pala yung Tudors, Red Side pala yung Nexus. So, medyo nalilito tayo. 1-0 lead in favor of Tudors. Rom dito para sa kanyang Thams Austin naman for the Joe Head Bentings, para sa Atlas, Ruru para sa Lugi, and Icy for the Hayabusa. So, on to the Red Side for the Nexus Vincer, Tank for the Kufra Joker para sa isang Showa Agony, para sa isang Kimi Marshall naman for the Uranus and Moz for the PNK. Pero ang init ng pinapakita ng Tudors Esports dito. Kasing init ng nangyayari sa comment section. Pero oops, si Ruru Esports. Mabibigyan. Nabigyan pa nga dito ni paring Joker Power. Oh, si Austin. Init siya yung kakampi niya. Sabi niya, teka, pinatay mo yung tropa ko. Makakaramdam ka ng ano ba to ng tadhana. Pero uy, mukhang kinukuha pa rin ng Nexus, ha. Hindi talaga nagpapadaig. So, ito yung Nexus. Nagigil. Na gustong makabawi for the game number 2. Isipin mo, 1-0 agad yan para sa kanila. Talagang bawi kumbawi yung gusto nilang gawin dito. And funnel Kimi ang kanilang strategy for this time. Siguro for the Tudors kanina na ano lang yun. Uy, nakakuha! Teka lang, hindi pa tapos ang laban, mga kaibigan. Sobrang init, inapa-flicker out si Bentings. Tapos bouncing ball naman dito, si paring Tank. Hindi ako pa masabi yung buong pangalan niya. Si Tank or si Mocha dito. Mukhang makapag-bouncing ball pa nga rin yun para sa kanya. Pero uy, nanganib siya sa pagkakataong yun. Bentings naman lalapit sa isang Kimi. Nakapu, racket doon. Medyo masakit ang kanyang racket. Pero Ruru Esports ni Ramdam. Ramdam niya. Kwek-kwek na ibinibigay ni Agony sa pagkakataong ito. Gigil ang Nexus Vincir. Sobrang gigil sila at kailangan nilang makuha ang ating game number 2. Pero teka lang, si Joehead nakita. Papapatay ng labas yan. Si uy! Doon, hindi. Uy, muntik ka na siya doon. Pero yun na nga lang si Hayabusa. Napatay ang isang PNK. And 2-2 agad. For the 2 minutes. Di rin papatalo. Ayaw. Napakainit. Grabe. Parang eto ata yung game natin na walang tigil lang ano, no? Walang tigil lang laban. Laban kong labar. Oh, suntukan. Kung suntukan, bakbakan. Ito yung mga teams na ayaw magpapigil dun sa mga pangarap nila. Kasi alam niyo kung bakit, pag nanalo kayo dito sa Just Emble Community Cup, may chance kayo makapasok sa ating Just Emble Challengers Edition, which is, pwede nyo makalaban yung mga teams na malalakas like NXP Predator Solid, diba? Tapos pag nag-champion naman kayo sa Challengers Edition, pwede kayo mapasok ng Just Emble Cup. So, marami kayong pwedeng gawin dito. Pero si Roma, naramdaman yung sakit na kayang i-provide nung Kimi ngayon. Yan yung pressure na binibigay kanina ng Tudor sa kanila. Ngayon, sila naman. Ito yung inaabangan natin for the next. Yung ganitong klase ng gameplay. Pero Fatal Links connected sa apat, mga kaibigan. Tapos binigyan pa nga rin dito. Boss pati man to boss. Double kill for Ruru Esports. Nakita mo yung setup dun? Nakita mo ba yun? Fatal Links plus Ruru Esports giving the vacuum para mapatay at ma-secure yung dalawang kill para sa Tudor. Sabi ng Tudor, hindi pa tapos, nasa inyo yung damage per se, pero nandito yung burst damage na kaya namin i-provide. Pero Marshall lalaban sa tatlong players, apat pa nga napasok, pero hindi, mga kaibigan, lalakad, mamamatay sa pagkakataong ito. Nakatakos po nga, medyo mabilis ang kanyang regeneration, kaya nabuhay siya dun sa pagkakataon na yun. Pero malaki ang inangat ng pera ng Tudors ngayon, and napabayaan yung bottom lane, which is gitna na ang buwan. Pero anong sinasabi ng bottom lane, kung meron namang Thams doon sa taas na kumukuha ng objectives. Speaking of objectives, nakuha na ng Tudors Esports, basag na yung tapos nila. Pero hindi pa tapos ang laban. Doing a great job for this one. Will connect sa kanilang tatlo. Pero oops, Marshall magbibigay ata ng damage dito. Pero si Ruru Esports nakaramdam na hindi pa tapos ang laban. Vacuum, napakagandang vacuum para sa kanya. Double kill na naman. Pero teka lang, si Chou, direct, itaas monte at patay dito. Nabigyan agad. IC, kailangan umalis. Squad Shadow para nga naman makapag-mamba out dun sa nangyayari. 2-for-2 trade in favor of nobody. Actually, grabe. Wala akong masabi sa gawa ng isang Atlas at the same time ni Ruru Esports. Pero bago yan, Nexus Vincer, nakabasag ng turret natin dito sa may mid lane, which is alam naman natin kapag kabasag ang mid lane, mas malawak yung vision na pwedeng makita ng Nexus Vincer. Pero yun nga, gaya ng sinasabi ni yung bawi na ginawa ng Tudors Esports. Kumbaga, may tinatawag sila na, ano ba yan yung... Ano?
Sige, iisipin ko muna may ego, pero grabe, umiinit yung laban na eh. Sobrang umiinit yung laban eh, grabe talaga yung pinapakita ni Bentinx. Para sa akin, commended si Bentinx dito, plus Ruru. Ruru is the new meta in Bentinx, mga kaibigan. That's what you call the next level play. Nakita mo naman yung ginawa nila dito, yung combination. Combination is real. Pag nag-connect yung vacuum plus the fatal links, wala nang galawan. Burst damage dito coming from the Hayabusa. Magkakadikit sila and then yung shuriken. Kung sakali may makakaliw pa, quad shadow. Tapos a shadow kill, automatic kill na yun para sa kanila. Pero top lane, tingnan natin direct. Mukhang papatayin pa si Uranus. Tingnan mo ng bahagyan. Stoppable force ng bigayan. Pero Rocket, pinaramdam. Mamamaalam sa pagkakataong ito ang isang players ng Nexus Vincer. Plus, nakakuha na naman ang objective dito. Ang tropa ng Tudors, which is the turtle. Nako, pero teka, ang bawi ng Nexus. Ito na ulit yung dalawa. The new meta, the next level play. Pero wala siyang nakuha dito. Medyo nahihirapan yung dalawa ngayon. Magmamamba out muna sila dahil wala silang nakuha. The next level play is out muna ngayon sa pagkakataong ito. Dahil medyo nagamit yung Purify. Pero anong awat-awat? Teka lang, Bentinx. Ayaw pa awat sa kung anong zone na ginagawa niya dito. Okay, shadow kill, bro, kapi. Killing spree agad. Yung isang Hayabusa dito, 304. Item lang direct, patingin nga ako. Grabe this si IC. 4.1. Malaki yan. 4.1k. Tapos pwede siyang mag-heptasis dito to sure the kill agad-agad pag may nakitang isa. So, for this, kung mapapansin nyo guys, ha, kayo na pumansin. Kasi, nape-pressure ni Nexus Vincer. Teka mo, ang tagal na nila sa mid lane. Tapos, yung bottom lane, nape-pressure na ni Rom. So, yung dalawang off lanes dito ng Tudors, nagiging successful yun para sa kanila. And the first item para dito kay Johed will be the anong tawag dun? Parang si Halberd, parang ganun. Si Halberd na siya, mga kaibigan, kung itutuloy niya yun. Nako po. Tignan natin. Pero hinabol pa rin na PNK si Thamos doon sa kapunta. Wait, teka lang, shadow kill, tapos vacuum naman. Napakaganda naman, para sa kanya. Pero hindi pa tapos, mga kaibigan, si IC. Hinabol dito yung isa. At siguradong masusurikin ka. Double kill for the Hayabusa. So, napakagandang galaw naman. Yung vacuum. Vacuum talaga plus the damage coming from IC is really good. Plus that one, patay na naman dito. Marshall, susunod pa nga rin, pero nakita mo yung damage na kayang i-provide nung Louie dun sa Uranus. Kalahati agad yung buhay, tinamaan dito ng kakaibang skill. So, damage is real for the Tudors Esports team. Pero ayun na, BOD for the Joker, pero hindi pa rin yun na sapat kasi yung middle lane natin binabasag pa rin ng isang Hayabusa. At the same time, eto kasi, hawak na hawak ng Tudors Esports PH yung mapa ngayon. May nangyayari sa top lane, may nangyayari sa middle lane at the same time dito sa may bottom lane. Kumbaga, nangyayari for the Nexus Vincer, kung kanina kayo yung aggressive, nabaliktad ngayon ng Tudors Esports because of the Bentinx, the Ruru connections at the same time si ICC, Hayabusa natin na nabigyan ng pagkakataon para makapag-farm. And yung sinasabi, maka-sure kill. At eto nga, gaya na sinabi natin, makapag-farm na kuha na naman ng Tudors Esports yung turtle natin. Yes, the next level grabe play. The next level play from Bentinx and Ruru Esports connection. So, pag patuloy-tuloy yung ginagawa ng Tudors dito or mag-connect dito yung mga combolicious definition nung Atlas and the Louie, magiging maganda to for them. Pero ang problema, teka lang, mukhang maglalaban na naman sa pagkakataong ito, ha. Medyo nanggigigil si Bentinx, pero nasasaktan na, nasal niya pa yung dalawa. And shadow kill, para sila, napatay na rin dito yung isa. So, na-vacuum pa nga yung Kufra dito. Pero tingnan natin kung makakatakas pa rin siya. Pero no, hindi na pinatakas ni Ruru. Sabi ni Ruru, teka lang, pinatay mo yung tank namin. Ngayon yun magsisilbing setup ko, eh. Pero kahit wala akong setup, ayos lang. Kaya kitang bigyan ng vacuum. So, yun na nga, yun ang nangyari dun. Yung top lane naman. Sige, basag ako objectives, mag-clash lang kayo dito. Pero hindi, naabangan agad yung backup coming from the Nexus Vincers. Yung umakabas, pero hindi, konting pitik na lang yun. Basag na rin yun. Deadly plate na rin pala siya dito. Nagrabe rin. Para pa, BOD na pala. Pa-BOD na siya si Hayabusa. So, pinakamalaking pera dito is Johed with 7.5. Samahan mo naman ng pangalawa sa kanya. Ng isang 7K dito, which is the Hayabusa. Pabuo na rin siya ng kanyang POD. So, ibig sabihin, yung damage nitong dalawang to, ikakaiba na. Plus, ang mas maganda pa for the Johed, pwede niyang malapitan agad yung Kimi
nang walang ginagamit na spell like the flicker or kung ano man, kasi meron siyang unstoppable force na wala talaga makakapigil, literal na unstoppable. Pero ito na naman si PNK, it's a bait, it's a prank, mahuhuli, it's a prank for the Two Doors Esports PH. Grabe naman yung pranking na yun, iba ka, para kayong the next level prank. Pero hindi pa tayo tapos, Kimi, wag kang lumalim dyan kasi may taong nakaabang na naman sa'yo, naging tao na sila. So anyway, Joed, wala akong pakialam sa clash ninyo. Dire-diretso ako dito for the objectives. Ang nangyayari kasi napapansinan nila na yung Nexus, kung nasan sina Hayabusa, doon sila lahat pumupunta. Hindi na nila napapabayaan na nila yung Joed doon sa may taas. Kahit ang damage yung dalawa, isipin mo, dalawa lang sila pinupugulan talaga nila yung kaso magiging problema niya na after. Kung pag tumagal to lang tumagal, tumo ko yung Herb, diba? Makakakuha ng item mapapansin talaga. Mo, lahat ng Nexus, kung nasan yung isa, nandun sila lahat. Ayun yung tinatawag na teamwork. Diba? Talaga. Teamwork tawag yan. Oh. Kasi hindi na kasi sa kanila, na parang kaya. Ayaw nila na magkaroon pa ng isang pagkakamali. Kasi pagka nawala na naman sila ng players dito or nawala yung Kimi, mahirapan sila makapag-defend. Kumbaga, kaya ayaw nila magkaroon ng error. Mararamdaman mo for the Nexus, the pressure is real. The pressure is there. So kapag ganun na yung situation, yung isa doon sa top or sa bottom lane, hindi na nila napapansin mo. Kasi nangyayari, nagiging ano na lang sila, sumasagot sila, ika nga, sa kung anong pinapakita or ginagawa na lang ng Two Doors. Oo, kaya pa yan na magkabilang team. So suportahan lang natin yung mga teams natin dyan. Huwag nating, huwag niyong bashin. Kasi syempre, iba rin naman rin yung nilalaro nito. Eh, kumbaga, iba rin yung pinagdaanan ng dalawang team. Pero ito na, si paring Atlas, the next level player, will be connected to the matatawang yun, pero walang vacuum na mararating. Pero si Outs naman doon, uy, nakipagbigay pa rin. At patay si paring Kimi, sinugod nga lang dito ng isa sa kanila. It's a 1-for-1 trade, pero hindi pa rin tapos ang laban, mga kaibigan. Napatay pa din. It's a monster kill for the Ruru Esports. Talaga namang pressure is real para dito sa Nexus Vincere. Hindi nila alam kung sa magde-defend kasi yung dalawang lead niya, open na open. Talaga namang kitang kita, matang mata, parang naka-scope na times 4. Pero eka lang, mga kaibigan, si In na mukha pabibigyan kaya, at hindi na nga lang din, mukhang bottom lane gusto nilang kuhanin dito. Clear. So 2-4-2 trade din naman nangyari. Pantay lang naman sila, kasi ang problema, masyadong malalim ng inhibitor na rin. Pero uy, pinapium lahat ng skills sinalo, mga kaibigan, at sinalya pa ng konti. Ay, pero patayin pa dito. Ito, travel fate, na nagtugunik na naman dito, mga kaibigan. And Joker, Moss, and lalayo na nga lang din. Pero buhay na yung apat na players dito ng Nexus Vincere. Kailangan nilang umalis kasi pwede maging error yun for the Two Doors kung sakali magkakamali sila. Pero 10k gold lead for the side of Two Doors Beyond. Pero ha, ito yung napapansin natin. For the Two Doors Esports, knowing na bukas na yung base ng Nexus Vincere, ito yung sasabi natin, hindi agad nila matapos. Kasi lumalaban pa rin, pumapalag pa rin yung Nexus sa kanila. Nahihirapan is because of the PNK, then at the same time si Kufra. Yun nga lang, for the Kufra kasi, parang ang asim nung mga set niya. Hey, ganda ko siya yan. Ganda yan sa Kufra. Pero hindi niya mayakap. Yung Kufra kasi, kailangan i-maximize niya yung mga bushes para hindi alam ng Two Doors kung saan siya magagaling. Para maging successful yung setup niya. Kasi sa Two Doors Esports, hindi naman kailangan na magtago sa bush eh. Kailangan lang umadvance yung takoyaki dito ni Bentings. Tapos mag-flicker in siya. Pagkatapos nun, makakapagbigay na siya ng ano dito. Ng Fatal Link sa maganda. Tapos nandun yung vacuum to support that setup. Yung na ibibigay din ng isang Bentings. So Ruru and ano talaga yun, nagdadala dito eh. Kung maganda yung setup ni Bentings, magiging maganda rin yung clash na yun for the Two Doors. Pero pag hindi naging maganda yon, mabibigyan sila ng Nexus dito. Pero uy, masyadong malalim yung pair. Masyadong malalim dito si paring Agony natin, pero walang backup damage. Pinatanggalan lang nila ng ano, ng Purify. Dito si Agony. So sabi nila, teka lang, saglit lang naman tong ano ko eh, cooldown ng ano ko eh, ng Fatal Link Skip. Patanggalin na lang muna natin siguro ng ano to. Patanggalin muna natin to ng Purify or intayin natin yung ano, yung possible second third of the game. Kasi 35 seconds na lang naman eh. Kalma lang tayo, lamang tayo, sabi dito ng Two-Door Esports. Pero ano ha, alam natin sa mundo ng ML, pero yun nga, speaking of, teka Kuya Herb, mukhang mainit-init na naman yung naglalaban doon, pero hindi. Ah, kumbaga sabi ni ano, oops, teka, practice lang. Try ko lang muna mag-set, pero wala ako na-set, sabi ni Kufra doon. So ano to, for the Two Doors Esports, tama yung sinabi ni Kuya Herb na wait na lang muna tayo sa Lord. Kasi mahirapan din naman i-contest din ng Nexus. Kasi ganda yun eh. Kung mag-i-engage sila sa Tudor, mag-i-engage ng laban yung Two Doors Esports ngayon, may possibility na makuha ng Nexus Vincere
yung Sanctuary Lord para makawala dun sa pressure na binibigay sa kanila ng tutors ngayon. Ngayon, tutors esports, kailangan nilang bilisan yung pagkuha ng Sanctuary Lord kasi alam nila na may chance ang maka-advance or makakuha pa ng objectives dito yung Nexus Vincere pag nakuha nila tong Sanctuary Lord. Kaya dun lang din sila nagiging kabado. So, for the tutors esports, sinisecure talaga nila lahat. And talagang sisiguraduhin nila, natatapusin na nila yung laban sa game number 2 pa lang. So, Rose Gold Meteor for the Austin. Masakit-sakit na rin naman ang Jawhead natin kanina pa. Pero yung Fatal Links, grabe naman yung set mo naman ni Atlas na naman. Shadow kill pa nga, binigay plus the vacuum. Nag-connect, wala na silang buhay. Uuwi na sila dito. Pero malapit lang naman yung base nila. Kasa ang problema, pero yung skill na to. Skill na to kung sakasakali mo makakaangat pa yan. Plus that one, nasalya yung dalawa. Pero vacuum naman ang sagot ng isa na pabalik sa nakaraan. Ang dalawa, dalawa na lang players o tatlong players na lang ang natitira. Mga kaibigan, mukhang magta-tower lock habang Tudors Esports sa pagkakataong ito. Napakaganda talaga ng vacuum, sir. Hirapan na sila mag-defend. Unstoppable force doon sa base. At the game number 2 will go to Tudors Esports.